Nakita niyo ba? Magandang hapon po. Maaari ho bang magtanong? Ano po yan? Saan ho ba dito ang opisina ni Chief Ramos? Dumiretso po kayo dyan. Umakyat kayo ng hagdanan at yung unang pintuan, yun po ang opisina ni Chief. Salamat po. Wala po nga naman. Natin, sir. Kailangan. Magsama na rin kaya tayo sa pilya. Para at least pasabi nila, hindi puro militar ang lumalaban. Diba, sir? Palagay ninyo. Mas mabuti. Ha? Magandang hapon po. Iha, bakit ka narito? May gusto ko sana akong sabihin sa inyo eh. Ano ba yan? Tungkol ho dun sa kaso ng tatay ko. Iha, pwede bang mamaya ka na lamang bumalik? Meron kasing importante kong komprehensya ang pupuntahan. O kaya, bukas ka na lamang bumalik. Boys, tena. Basta yun ang gawin ninyo ako. Ano sinasabi Chief, ko sa inyo? Chief, nakikiusap po ako sa inyo. Sandali lang. Masyado naman ho yata mabagal ang pagkilos ninyo. Baka naman ho, tunaw ng katawan ng itay ko, wala pa rin nangyayari sa kaso niya. Iha, kung nababagalan ka sa ginagawa namin dito, sorry. Pero ibig kong malaman mo na hindi lamang kaso ng tatay mo ang tinatrabaho namin. Marami. Boys, tena. Yes, sir. Basta't kung ano sinasabi ko, yun ang gawin ninyo. Sige, mauna na kayo. Yes, sir. Susunod na ako. Sige. Yes, sir. Ganun ho ba? Eh, bakit na nabubuhay pang itay ko? Hindi ba ang dami-dami ninyong trabaho ang binibigay sa kanya? Pero nagampanan niya. Bakit ngayon sasabihin ninyong hindi lang ang kaso ng itay kong hawak ninyo? Chief, masyado nung maraming oras ang sinayang ng itay ko para sa tungkulin niya. Pero hindi siya nagreklamo. Hindi siya nagpabaya. At hindi niya binigyan ng dumi ang inyong departamento. Bakit ngayon parang tamad kayong bigyan ng atensyon ng kaso niya? Bakit ho? Dahil ba patay na siya? Alam mo, Iha, marami naman akong ginagawang paraan para sa... Pasensya na ho kayo. Ako nung bahala rito. Lorna, bakit ka nandito? Halika na. Di na dito na tayo kumakit. Akin na. Kumain ka na, Lorna. Lorna, hindi mo dapat ginawa yon. Ginagawa namin ang lahat para sa kalutasan ng kaso ni Sarento. Alam namin yon. Pero hindi mo kami masisisi. Ang tagal na ng panahon ng pag-aantay namin ni Inay. Ikaw man ang lumagay sa katayuan namin. Hanggang ngayon, wala pa rin kaming katahimikan. Masakit, hindi ba? Naiintindihan kita. Pero ako sana muna kinausap mo para walang gulo. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko alam ang ginagawa ko. Hindi naman sa ganon. Eh ano? Matt, buhay ng ama ko ang nawala. Kaya hindi pwedeng hindi ako makialam o magsawalang kibo na lamang. Lorna, pati ba naman sa akin wala ka ng tiwala? Pare-pareho lang kayo mga pulis. Lorna! Lorna! Okay ka lang? Tara. Lorna, masyadong delikado kung nandito ka. Tignan mo nangyari kanina. Pati ikaw nadamay. Nakahanda ako sa kahit na anong mangyayari, Matt. Basta makakatulong lang ito sa pagresolba ng kaso ni Itay. Lorna,
Hayaan mo ako na ang trumabaho sa kaso na itay mo. Hindi ko to papabayaan. Bigyan mo muna ako sapat na panahon. Pansamantala, dadali muna kita kina Evelyn. Siguradong ligtas ka ron. At hindi ka papabayaan ng partner ko. Okay dito sa perimeter. All clear. Out. Lahat ng bagay ay may katapusan. Umanda ang Mateong yan. Tingnan natin kung hanggang saan siya. Kilala ko si Matt. Buo ang loob. Mabilis kumilos, parang alamid. Pero, kahit papano, iiwasan din niya ako. Gagamitin ko ang bilis niya para madali ang kanyang kamatayan. Hoy, ikaw! Kasabay! Taas! Sir. Nahuli ko na si Mateo. Sige. Dalhin dito yan. Yes, sir. Sir! Ano? Nakawala! Bakit ninyong pinakawalan? Mabilis, sir! Puro kayong mga bo! Sarge, patunayan mo sa akin ngayon ang sinabi mo kanina. Sir! Yes, sir! Sige na! Si Mateo! Alam ko na! Sige! Oo! Sir! Hindi na pwede makalabas. Thank you.
For more videos and updates, just click here to subscribe.